Ilan po Filipinos ang nagtetestimonies, pati ibang lahi, may Hapon, may Europeans, may Africans, may taga Middle East, may Arabo, tuwang-tuwa. Bakit? Dahil sa C24/7, natulungan po yung pangkalusugan na concern nila. So kung hindi pa po natatry ang C24/7, try it. Pag inom yan, iba-iba. Bakit maganda ang C24/7? Number one, ang daming laman. 140 ingredients in one capsule. Ulitin ko po, 140 ingredients. Madami o kakaunti? Madami! So, sino ang gumawa ng Nature's Way? Sikat o hindi sikat? Sikat! Billion dollar company a year. Pag kiniling natin na 140 ingredients in one capsule, abay talagang 140 ingredients in one capsule nga. Pinapatotohanan nila yan. In fact, napakataas ng ORAC value niyan. Ano yung ORAC value? Mga antioxidant component. Pag sinabing antioxidant, yan yung tumutulong sa katawan natin para gumaling tayo at matulungan sa iba't ibang kondisyon. Klaro po ba? Yes! Bakit siya maganda? Number one, may vitamins at minerals. Complete line of vitamins and minerals. Number two, meron din siyang, ayan, 12-12-12, yan ang pinakagusto kong dinidiscuss. 12 fruits, 12 vegetables, 12 mushrooms. Isipin nyo, ikaw nga hindi ka makakain ng 5 prutas at 5 gulay araw-araw. Tama o tama? Ito may 12 fruits, may 12 vegetables, sobra-sobra pa. Bakit nilagay 12 fruits, 12 vegetables? Simply because according to World Health Organization, kinakailangan mo kumain ng 5. 5 fruits and 5 vegetables every day for you to be healthy. Ito hindi lang 5 binigay, 12. Sobra-sobra pa. Maganda, napakaganda. Meron din siyang 12 mushrooms. For so many years, we all know that mushrooms are very healthy. Okay, may mga tinatawag na medical mushrooms na nakakatulong talaga pang kalusugan. Narinig mo na yung karamihan dyan, reishi. Ayan, Ganoderma reishi, shiitake, himamashiitake, kawaratake. Kapag di ka umino, maa-atake. Okay, 12. Proven. Okay, 12 of the most clinically studied mushrooms nandiyan dyan. What else? Meron din siyang digestive enzymes para ma-absorb yung mga supplements na kinakain. Meron din siyang herbs, specialty nutrients, at marami pang iba. So pinagsama-sama ang mga bagong ingredients na napag-aralan ng siyensya na maganda sa kalusugan. Kaya pag ininom mo ito, may mararamdaman ka. Kung wala ka mang maramdaman, okay lang. Bakit? May nangyayaring kagandahan sa loob ng katawan na hindi mo pa nararamdaman sa ngayon. Am I clear? Yes! So C24/7, yan yung components niya, yan yung mga nagagawa niya. Energizer siya, nagpo-protect siya ng puso, nagpo-protect siya ng immune system, pampahaba ng buhay, so and so. Okay? Next. Meron siya mga tinatawag na sistema para magawa yung product. Ano yung sistema? Phyto-Alcatec, Sinertec. Ano ibig sabihin ng phyto-alkatec? Alkaline yung formulation niya. Pag sinabing alkaline, marami siyang green foods and spirulina blend para maging alkaline yung formulation. Kasi pag alkaline yung formulation, mas madaling nadadigest sa loob ng katawan, mas madaling na-absorb on a cellular level. Now, 30 to 50 years ago, guys, karamihan sa inyo wala pa. Pero yung mga nabubuhay 30 to 50 years ago, you would agree with me, na iba ang bacteria at virus noong panahong yun. Tama o tama? Inabutan nyo yung ano yung penicillin gamot sa lahat? Yes. Diba? May ubo, penicillin. May sipon, penicillin. Nagkasugat, dinikdik yung penicillin, binudbud. Totoo hindi totoo? Bakit? Kasi simple lang yung sakit 30 to 50 years ago. Simpleng antibiotics, gagaling ka na. Pero sa panahon ngayon, iba na ang bacteria. Iba na ang virus. Tama o tama? In fact, ang bacteria at virus, nakamamatay na. What else? Pinalala pa ng mga taong mahilig mag-iinom ng antibiotics na hindi tinatapos. Anong ibig ko sabihin? Pag ikaw nagkasakit, pupunta sa doktor. Tama o tama? Paano mag-reset ang doktor? Ganito, inumin mo to 3 times a day for 7 days. Tama? Tapos babalik ka para check up. Magbabayad ka sa doktor. Pagbalik mo, alam mo magbabayad ka ulit. Tama o tama? Yung Pinoy mautak. Ang reseta, 3 times a day for 1 capsule yun. Bibilin ba yung buong 21 capsule? Yeah. Ang bibilin, pang 3 araw lang. Iinom ng 3 araw, tapos gaganda pakiramdam. Bibili pa ba ng pang 21? Yeah. Hindi na, pakiramdam nila, magaling at saka virus, mas matalino sa kanya. What do you mean nag-evolve, nag-mutate, hindi na uli sa antibiotics.
kasi nag-mutate na sa katawan niya. Kaya pag bumalik ka ulit sa doktor, yung ibibigay na antibiotics, mas mataas na uri na. Chances are, mas mura, mas mahal. Mas mahal na. Second generation, third generation antibiotics, resistant na yung katawan natin sa simpleng antibiotics. Miski sa advanced na antibiotics. Everybody say resistant. Resistant. Ano ibig sabihin ng resistant? Hindi na tinatablan yung simpleng antibiotics. Bakit? Nasaning na kasi. Miski hindi naman kinakailangan mag-antibiotics. Nung pagkakataong kailangan, hindi naman tinatapos yung regimen na 7 days. Tatlong araw lang ginagawa kasi nga kulang sa pera. Because of this, pag pinagsama mo ito, palala ng palala ang bacteria at virus nowadays, tapos yung katawan ng tao nagiging resistant pa. So susceptible na susceptible yung katawan natin sa bacteria at virus. Kaya mapapansin niyo, may mga nabalita dati. Di ba, mga namatay sa simpleng ubod sipon. Kumalat, hindi lang sa Pilipinas, pati sa China. Pati sa Hong Kong, sa China, sa ibang bansa, may tinatawag na Middle East Respiratory Syndrome, MERS. May tinatawag na SARS. Iba-iba, may mga birds flu, mga viruses na yan. Bakit natin pinag-uusapan? Kasi bacteria and viruses are everywhere. Sa streets, sa schools, sa FX, sa MRT, sa restaurants, sa sinihan. Pag may katabi ka, umubo. Kanina lang, may narinig ako, umubo. Hindi mo alam kung yung umubong yun may kasamang bakterya, virus, o katilang ng lalamunan. At ang masaklap nito, look at this. They're everywhere and we share the same air. Hindi naman pwede yung hangin mo, eh, dito lang ako sisinot. Pag naglalakad ka, pag kumakain ka, nanonood ka ng sine, nakasakay ka sa bus, nakasakay ka sa FX, nakasakay ka sa jeep, yung hinihinga mong hangin, yun din yung hinihinga ng hangin ng katabi mo. Tama o tama? Hindi mo mapipili yung hangin. Ano ibig ko sabihin? To make it even worse, eto na, may mga tinatawag pang asymptomatic carriers. Everybody say asymptomatic. Asymptomatic. Dok, ano ibig sabihin ng asymptomatic? Yung isa, symptomatic. Pag sinabing symptomatic, nararamdaman mo yung sintomas. Kunwari may lagnat, ayan o. Tamo, pinagpapawisan. May ubo, ayan o. Inuubo, obvious. Ayan o, may sipon, sisingot-singot, tutulo-tulo yung sipon sa ilong, nakikita mo. Ang asymptomatic, walang sintomas. Walang lagnat, walang upo, walang sipon. Parang yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Ayan, parang ganyan. Asymptomatic carriers pala. Ano ibig sabihin ng asymptomatic? Walang sintomas, pero may sakit na pala. Nagigets nyo? Yes! Walang sintomas, pero may sakit na pala at carrier pa ng bacteria at ng virus. And sad to say, we are all at risk. Ang bacteria at viruses nakamamatay. Patotoo? According to the Department of Health, Pilipinas muna tayo. Iba't ibang uri ng sakit ang mga karamihan sa nangunguna, bacteria at virus. Leading cause of morbidity. Pag sinabing morbidity, pagkakasakit. Leading cause ng pagkakasakit sa Pilipinas, tignan nyo, ayan o, acute respiratory infection. Ayan. Bacteria yan, yung mga ubo-ubo. Bacteria at saka virus. Pneumonia, ubo rin. Influenza, virus, TB, bacteria. Ayan o, TB and other forms. Sa Pilipinas yan. 10 leading cause of morbidity, pagkakasakit. Ito naman, pagkamatay. Mortality, 10 leading cause of mortality. Pag sinabing mortality, pagkamatay, morbidity, pagkasakit. Are you learning? Yes! Kaya pag-uwi mo sa paisang kagaling, doon sa asymptomatic. May natutunan ka na. Okay, 10 leading cause of mortality sa Pilipinas. Ayan, nakikita yun. May pneumonia, respiratory tract infection or diseases, tuberculosis. So yung mga bacterias at mga viruses, even sa buong mundo, 2015, kasama rin dyan, lower respiratory infection, bronchitis, tuberculosis. Pang buong mundong concern, kasama bacteria and viruses. Not only heart diseases, not only cancer, but this kind of infection concerns us. Ayan, mga acute respiratory infection, lower respiratory infection, tuberculosis, influenza, pneumonia. These are all bacteria and viruses related. So, ano leading cause? Ayan. Kaya nakakatakot. Hindi mo nakikita, hindi mo napapansin, meron ka na pala o meron yung mahal mo sa buhay. And even at home, kasi sabi ni iba, di dapat huwag na tayo lumabas. Even in our own house, in our own place, ano sabi? 4.3 million a year
ang namamatay sa household air pollution. Nasa bahay ka nga, eh congested naman yung hangin. Nagigasyo po ba? Yes. So, anong solution dyan? The solution, ayan, parang ito, natakpa na. Air purifier. Yan ang solution. The problem with air purifier, ayan na, up to 50 square meters lang po ito. Ang 50 square meters, mga hanggang dyan, kalahati lang. So, yung mga nasa likuran, pasensya na kayo, hindi kayo covered. Yung hangin na sinisigod nyo dyan, problemado na. Ito, 50 square meter, hanggang dyan lang. Ayan o, what else? Bacteria lang. Yung virus, hindi kasama. Naku po. Bacterial protection lang, virus, hindi kasama. Bulky, kailangan sa isang lugar lang. Hindi ko pwedeng bitbitin to papunta dyan para maproteksyonan kayo. Naintindihan nyo po ba? What else? Ayan. Indoor lang, hindi pwede sa outdoor. Alam mo, mag-jogging ka, kasama mo yan. Mabigat. Diba? Sumakay ka ng tricycle, kasama mo yan. Mas lalo nagsasakay ka ng LRT, kasama mo yan. Mabigat yan. Baka magbayad ka pa ng extra, mahal, 15,000 pesos ang isa. May filter siya na kinakailangan palitan every 3 months, 3,000 pesos. Pero yung mga mayayaman, may ganyan kada kwarto. Bakit? Kasi alam nila kailangan yan eh. Now, good news, merong mas magandang solution dyan. Convenient, affordable, logical solution. Bakit logical? Kasi hindi mga pwedeng bit-bitin yan kahit saan eh. Ano yung solution? Ayan, iProtect. Everybody say iProtect. iProtect! O kung mapapasin nyo, yung mga nag-imbita sa inyo, may pendant, nakakaiba. Ang laman nun, iProtect. Meron din tayong pang bahay na version, yung mga nakadikit sa gilid. Ayan, papansin nyo. Yung mga square na yan, na kulay orange, kulay green, iProtect home yan. Ano ba ginagawa niya? Ayan, o gano'n siya kaganda. May gold, may black, may silver. Okay, iProtect is a Japanese technology, 30 years of research, triple patented. Dual patent sa US, single patent sa Japan. Bakit pinapatent? Kasi walang gantong product sa buong mundo, tayo lang. Panalo, panalo, panalo. Ano ba ginagawa niyan? Bakit pinapatent pa? Bakit baka kaiba yan? Good news, ang ginagawa ng iProtect, airborne, mobile, virus, and bacterial protection. Hindi lang bacteria, viral and bacterial protection. Eh, nag-iinit siya ng 2 meters. 2 meters, 1 to 2 meters green. Green zone na protection ng katawan mo. Na kapag pumasok doon ng bacteria at virus, within seconds, pinapatay niya. Maganda, napakaganda. Sabi ni iba, Doc, kailangan ko ba talaga yan? Yes. Kasi supplement, C24/7, umiinom ka para malakas yung katawan mo sa loob. E paano yung panglabas? Di ba mas magandang protectionan mo rin para at least yung papasok mula sa labas, eh siguradong malinis. Tama, tama. So with this one, meron kang protection 1 to 2 meters. Bit mo kahit saan ka magpunta. Di ba, nanood ka ng sine, protektado ka. Nakasakay ka sa LRT, MRT, yung 2 meters mo, protektado. May umupo, may suminga, alam mong di ka dadapuan nun. Bakit? Meron kang protection. Am I clear? Yes! What else? Ayan, meron siyang gold, silver, black, meron tayong home version, pwede mong ilagay sa refrigerator, pampahaba ng buhay ng prutas, gulay, tsaka ng meat. Hindi siya madaling masisira. What else? Pwede mo ilagay sa baby's room. Kung meron kang anak, sanggol, na mababang immune system, bakit natin kailangan ilalagay sa baby's room? Bakit? Yung pumupunta sa anak mo, hindi mo kilala. Kilala mo man, di mo alam kung saan galing. Di ba minsan, pagpunta sa anak mo, mag-alcohol muna ako bago ako humawak sa anak mo. Nag-alcohol na, umubo naman. Baliwala eh. Tama. Inalkoholin yung katawan, tapos pagkano sa baby mo, inubuhan, kinausap, hinalikan, eh may virus. Patay na. Kaya kagandahan nito, kapag yung baby's room, may ganyan, kahit sino pa pumunta, magaling na poproteksyonan yung paligid. Okay? Pwede ilagay sa ref, pwede ilagay kung saan-saan, classroom, restaurant. Okay, may window workout nga po kami. Sa Qatar, isang ospital, lahat ng patient's room lalagyan ng ganyan. Okay? Kasi alam nila kung gaano ka-effective yung product. Ospital na mismo gagamit. Okay? Next. Ayan, pag kinumpare, yung purifier, bulky, sa loob lang ng bahay, bacteria lang, 3 months, tapos napakamahal. Yung sa atin, bacteria and virus, mobile, kahit saan mo bitbitin. Tapos mas mura. Ayan o. Ito, kailangan ng kuryente. Sa atin, hindi na. Hanggang 50 square meters, stationary tayo. 2 square meters, bit-bit mo naman kahit saan. Tapos, mas mura pa. Okay? Another product that we have,
other than Ibotek, CareLeaf. Everybody say CareLeaf. CareLeaf is a South Korean technology. It's a thermal relief patch. Pag sinabing thermal, may init siyang nilalabas. Galing sa ginseng, germanium, grapeseed oil extract, vitamin E, St. John's wort. These are herbal patch na pag nilagay mo, it doesn't only give you heat, but it also gives you energy. Okay, di ba kayo nauuso yung mga Red Bull, yung mga iniinom para bigla kang ganado. Okay, parang kape. Ito kagandahan yan. It also gives you energy, but it also gives you heat. Kunwari, masakit yung balakang mo, pwede mo ilagay dyan. Okay, masakit yung arthritis mo dito, pwede mong ilagay dyan. Patch lang siya. Patch lang siya, pero natural, organic, and herbal patch. And the good thing here is that both iProtect at CareLeaf, dinideliver po natin in 200 countries worldwide. Kaya pwede kang mag-network sa buong mundo kasi dinideliver natin door-to-door in 200 countries worldwide. Maganda na, pakaganda. Part of our AIM Global Products is complete. Okay, this is the original formulation ng C24/7. Tapos in-adjust natin para mas madaming laman. Okay, this has 131 ingredients. Healthy na, affordable pa. Same goes with C24/7. And then Restore Life. Everybody say Restore Life. Restore Life. Mapapansin nyo, nakalagay, Restore Life, longevity formula. Bakit longevity? Pag sinabi longevity, pampahaba ng buhay. Okay, ang ginagawa ng active ingredient ng Restore Life, ina-activate niya yung gene na kung tawagin SIRT1 gene. Anong ginagawa po nun? According to studies and research, yung SIRT1 gene, kapag na-activate, hahaba yung buhay ng isang organism. Proven na po yun sa mga fruit flies, sa mga rhesus monkeys, ginagawa ng isang tao. Kagandahan, bago pa lumabas yung clinical study, tayo iniinom na natin yung ganong klase ng supplement pampahaba ng buhay. Maganda, napakaganda! Colidus Omega Supreme, pampababa po ng bad cholesterol kasi we have good and bad cholesterol. Bakit ba natin kinakailangan ng Colidus? Because of our diet. Di ba, ano ba hilig natin? Mga instant. Di ba? Mga instant fried foods. Gusto mo ng chicken? Ayan, nandiyan yung dalawang brand, Jollibee, McDonald's. Nababad sa mantika. French fries, babad sa mantika. All of those things, kapag niluto, babad sa mantika, na-absorb yung mantika. At pag kinain mo, santo siya, hindi lahat yan nilalabas. A huge 50% remains in your body. And at times, unfortunately, bumabara siya ron sa arteries ng puso natin. So ano mangyayari kapag bumara sa arteries ng puso natin, dyan na nade-develop yung tinatawag na cholesterol deposits. Nang pag tumigas, nagiging atherosclerotic plaque. Bumabara sa daluyan ng dugo sa arteries sa puso. So the good thing with Colidus, tinatanggal niya yun. Ang dami na pong testimonies na dapat magpapa-opera because of Colidus, hindi na na-operahan. Okay? So meron siyang DHA at meron din siyang EFA. CardioPulse, ayan, this is a test. In all of our branches, nationwide and head office, meron tayong tinatawag na CardioPulse Clinic. Ano ginagawa niyan? Minomonitor niya yung kalusugan ng puso natin, ng arteries ng puso natin. Ngayon, pag sumali ka, kasama na yung libre na. Para siyang angiogram. Ang angiogram sa St. Luke's is around 120,000 pesos. Ang tinitignan ng angiogram is yung kalagayan ng artery sa puso mo. Same thing here. Okay, this is a Korean technology. Yung technology na ito ginagamit in 9 major hospitals sa South Korea. Okay, so may mga ganyang version sila, mas malaki. Tayo yung mas maliit, yung mobile version. But it's the same thing, same technology. So the good thing is here, i-grade niya yung kalagayan ng puso mo, type 1 to type 7. Type 1 and 2, parang binata at dalaga. Parang teenager yung puso mo. Type 3 and 4, ayan, nag-develop na yung cholesterol. Type 4, 5, 6, and 7, ayan na, padami na ng padami yung cholesterol deposits. Ngayon, ang normal artery, parang ganyan. Malinis, walang barabara. Ang unhealthy artery, ayan, may mga cholesterol deposits na. As we grow old, nagiging ganyan. Mahirap iwasan unless na vegetarian ka. And bihirang-bihira naman yung ganun sa atin. So but if you keep on eating deep-fried foods, ayan, di may iwasan. So why do we have CardioPulse? Simply because we have a product called VidaMax. VidaMax has two ingredients na gawa ng DSM. Dalawang ingredients lang, pero may human clinical studies. Ano po ibig sabihin nun? May guaranteed effect. Isa sa mga ingredient is what we call Resvida,
Resvita has around 2,000 clinical studies. Pag ininom mo ito, within 1 hour, yung arteries ng puso mo nagdadilate by 60 to 90% more. Maganda o maganda? Maganda. Para siyang gamot pero supplement lang. Another ingredient is fruit flow. Pag ininom mo ito, within 1 hour, lumalabnaw yung dugo natin. Ba't kinakailangan lumabnaw yung dugo? Kasi para huwag magbarabara, huwag magdikit-dikit. Both supplement lang, both plant-based, pero may guaranteed effect, may clinical studies. Maganda po ba yun? Yes! Next, ayan, yung Vita Drink. Ito naman yung juice version ng Vitamax. We also have Kiddy Gummies, Kiddy 24/7. So, syempre, kung merong C24/7, pang matanda, meron ding Kiddy 24/7 pang bata. Meron siyang 13 fruits and 13 vegetables. So, 26 lahat. 26 fruits and vegetables all combined. Can you imagine yung anak mo? Pag pinapakain mo niyan, para siyang kumakain ng 26 fruits and vegetables every day. Eh alam mo, hindi mo mapapakain yung anak mo ng ganong kadami. Tama po ba? Yes. All organic, all natural, even yung ginamit na sweetener, tapioca-based, healthy pa rin, gawa ng Nature's Way. We also have coffee. Okay, marami tayong klase ng coffee. May Leven Original, may Leven Latte, may Leven Cappuccino, may Leven Sugar Free, at may Leven Burn, pampapayat. Pero lahat yan, alkaline coffee na, healthy coffee pa. Okay po ba yun? Yes! Yung component ng Complete na merong 131 ingredients, vitamins, minerals, 12 fruits, 12 vegetables, 12 mushroom, nasa mga kaping yan. So, healthy na, alkaline pa, masarap pa. Okay po ba yun? Yes! So, nagkakapi ka na rin lang, shift pa lang ng brand. Okay, meron din tayong chocolate drink, ang tawag natin, My Choco. Bukod sa meron siyang Complete, meron din siyang DHA. Ano ba yung DHA? Docosahexaenoic acid. Pampatalino po yun. Di ba naalala nyo kayo na sabi ko yung Colidus may DHA? Pampatalino po yun para sa isipan. Ngayon ito, yung powdered milk drink natin, chocolate milk drink natin, meron siyang DHA para sa mga anak natin, para mas maging sharp, mas maging focus sa pag-aaral, mas maging mataas ang grades, maging achiever siya sa school, may choco, maganda sa kanila. Now we have burn products. Everybody say burn. Burn! Ito yung mga pampapayat. Okay, may mga meron tayong burn shake na tinatawag, imbis na kakain ka ng isang meal, eto na lang, plus a fruit. Okay, guaranteed, anong mangyayari? Mawawalan ka ng gana on that particular day, pagkatapos mas mabilis kang mabubusog, pagkatapos yung metabolism mo, mas bibilis. Okay, then we have burn coffee, yung binanggit ko na kanina. Other than that, we also have burn mate iced tea. Ano po ba yan? Sa Brazil, Argentina, sa mga Ecuador, yung tinatawag na bansa sa Latin America. Pasinin nyo, pagka nanonood kayo ng TV sa channel to, pag nakakita kayo ng Brazilian, okay, chances are sexy o sexy? Pag sinabing Brazilian, yung mga katawan, ang gaganda. Bakit? Kasi sila ron, may tsaa. Yung tsaa nila, hindi green tea. Hindi rin black tea. Ang tsaa nila, mate tea. Okay? Tayo ginawa natin doon sa mate, ginawa natin iced tea. Kasi tayo, sa mga Pilipino, hindi mahilig sa mapapait. Kaya ginawa natin, pinasarap natin, ginawa natin iced tea yung mate. Am I clear? Yes. So may mga ingredients na may human clinical studies. Ang ibig sabihin, pag ininom mo ito, mawawala ka ng gana, bibilis yung metabolism mo, tapos mas mabilis kang papayat. Maganda po ba yun? Yes! We also have, ayan, burn slim, may Garcinia Cambogia, sikat na sikat ang Garcinia Cambogia ngayon. May mga studies na talagang nagpapatotoo na mawawala ka ng gana kumain, bibilis yung metabolism mo, yung mga fats mas mabilis na natutunaw. We also have Perfect White. Ito yung product natin from AMS Life and Sciences from Shizuoka, Japan. Okay, sa Japan made po ito. Ang active ingredient niya is what we call L-cysteine peptide. Ano ginagawa ng L-cysteine? Look at this. Pag ininom mo Perfect White, inuutusan niya yung liver mo na gumawa ng maraming glutathione. Pag gumawa siya ng maraming glutathione, ang tendency, hindi ka lang basta puputi. Mababawasan ba yung mga wrinkles mo, mabata itsura mo. 10 to 20 years younger. Kaya tignan mo yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Ayan. Wala pang Perfect White yan. Kaya ganyan. Okay, C24/7 lang yan, kaya ganyan. We also have white light. Nagawa na sa'yo white light. White light!
O tignan nito yung white line. Gaano kakaiba to? White line is glutathione. Ang glutathione, pamilyar ka na po ba ron? Yes! Pero kakaibang glutathione ito. Bakit? Liquid gel. Nasa boteng maliit, 2,500 milligrams of glutathione plus 1,000 milligrams of vitamin C in liquid gel form. Dok, ano yan? Lotion? Hindi. Sublingual spray. Ano ibig sabihin nun? Bubuka mo yung bibig mo, itataas mo yung dila mo, sa ilalim ng dila, i-spray mo siya. Ano mangyayari, Dok? Puputi yung ilalim ng dila? Hindi. Kaya nga tinatawag ng sublingual, yung active ingredient, ina-absorb sa ilalim ng dila. Bakit kinakailangan sa ilalim ng dila? Kasi mas mabilis ma-absorb yung active ingredients. Remember yung mga gamot ni Lola, Lolo, nanay, tatay, ng pampababa ng blood pressure na para sa chest pain naman yung iba. Di ba yung mga gamot like ni Fedipin, Adalat, pinipigas sa ilalim ng dila. Yung mga gamot para sa chest pain, nilalagay sa ilalim ng dila. Bakit? Para mas mabilis ma-absorb yung active ingredients. Hindi na dadaan sa sigmura, diretso na sa blood vessels. Am I clear? Yes! Kasi po, ang glutathione, kinakailangan apat na paraan lang para tanggapin ang sistema ng katawan. Number one, oral, lulunokin. Number two, sublingual, ayan na nga. Number three, IV, ituturok sa arteries. Number four, IN, intramuscular. Wala pong external. Wala, kaya pag nakita ka, glutathione soap, kalokohan yun. Glutathione lotion, mas kalokohan yun. May ibang ingredients na pampaputi doon, hindi yung glutathione. Am I clear? Yes. Masyado lang negosyante mag-isip yung naglabas ng glutathione soap. Di ba sumasakay sa bandwagon ng glutathione? When in fact, apat lang. Oral, sublingual, IV, tsaka IM. Intravenous and intramuscular. Walang external. Am I clear? Yes. So bukod dyan, ayan, meron tayong mga wash. Feminine wash, tsaka masculine wash. Herbal, all natural, walang chemical, all organic. Maganda po ba yun? Yes! Alam naman natin kinakailangan ng mga babae ng feminine wash. Lalo na pag nagkakaedad. Bakit? Kasi nagiging prone sa iba't ibang uri ng sakit. Okay? Even prone sa cancer. The good thing here guys, meron siyang mga ingredients na nakakaiwas sa iba't ibang uri ng sakit sa reproductive system ng babae. Kung mapapansin nyo, meron siyang green form. Ay, may green strip. Dok, ano yung green strip? It's negative ion strip. Because of science, they were able to trap, okay, in a strip, yung tinatawag ng mga negative ions. Dok, ano yung negative ions? Ito yung vitamin sa hangin. Okay, ano nangyayari doon? Naitrap niya sa strip. Ngayon, ano nangyayari? Na-activate niya kapag nababasa. And since these are wash, nahahalo na siya doon sa solution. Okay, kaya pansin niyo, pag ikaw nasa gubat, o nasa beach, di ba refreshing ang pakiramdam? Tama o tama? Tama. Pag ikaw nasa city na maraming pollution, hindi refreshing ang pakiramdam. Tama o tama? Tama. Yun yung effect ng negative ions. Kapag nasa gubat ka, kapag nasa beach ka, refresh na refresh ka, meron dyan sa loob ng feminine tsaka masculine wash. So sa mga kalalakihan, kapag gumagamit ito, ibang-ibang-iba pakiramdam. Yes. Ngayon, ang tatanungin mo, hindi yung mga lalaki. Ang tatanungin mo, yung mga asawang babae. Kaya sa atin, ang madalas bumili ng masculine wash, hindi lalaki. Babae. Ipinangriregalo sa boyfriend tsaka sa asawang lalaki. Okay, kasi para malinis nga naman. Para hindi rin magkaroon ng sakit in the future. Am I clear? Yes! Tsaka pansinin nyo, ang masculine, ang feminine wash, marami ka nang nadinig niyan. Karamihan, puro chemical base. Di ba, may betadine, may iodine, di ba, kinukommercial pa, gumagamit pa ng artista. Chemical base naman. Isipin mo, sa mukha nga, ayaw mo gumamit ng chemical base eh. Dun pa kaya sa baba? Eh, mas sensitive yun. Tama o tama? The good thing with ours, herbal, all organic, all natural, may negative ions pa. Okay, kaya mas maganda ito gamitin. Pero masculine wash, bihira kang makadinig ng masculine wash. Tama o tama? Tama. Eh, kasi ang lalaki, hindi sanay. Ang lalaki gusto, sabon lang, pwede na. Eh, specific. Bakit? Yung balat mo sa mukha, iba sa balat mo sa dibdib, sa balat mo sa kamay, sa balat mo dun. Bakit pare-pareho gamit mo? So, kailangan specific. At this story, specific para sa reproductive system. Am I clear? Yes. So, lipat tayo. Ayan, meron tayong soap, deep cleansing, and whitening. Bakit may deep cleansing? Lilinisin muna, tapos papuputiin. Okay, meron siya na ingredients galing sa Japan, kaya ang brand name, Natural Essentials.
We also have an herbal toothpaste. Okay? May herbal component siya. Bukod doon, meron din siyang complete phytoenergizer. So, yung mga iba na nagsasuffer from mga bleeding gums, magandang maganda yan. Okay? And then we also have our Natural Essentials skincare line. Okay? These are 5 new products. Ano ginagawa niyan? First, we have the coffee scrub. Kagandahan niya, pag ginamit mo yan, lagay mo lang dyan sa gusto mong papayatin. Hita ba yan? Braso ba yan? O tiyan? Lagay mo muna dyan for 1 to 2 minutes. Basahin mo lang. Lagay mo yan. May mainit kang nararamdaman. Pagka-wash off mo yan, ang nangyayari, mainit pa rin yung pakiramdam. Okay? Meron siyang nagpe-penetrate yung mga pantunaw ng taba-taba sa ibabaw ng balat natin. So mararamdaman mo kaya ang tawag, coffee scrub. Tapos amoy kape siya. So yung maraming bumili nito, gustong-gusto nila yung flavor. Para ka nagkakape habang naliligo. Okay? And then we also have instant white lotion. Ayan. May UV protection na, all natural, may Japanese ingredients na proven to whiten the skin. So ano nangyari? Pag in-apply mo yan, bigla kang puputi. Tapos kakagamit mo ng kakagamit, may clinical studies na magiging ganun ka na rin kaputi. Okay? Am I clear? Yes. May instant demonstration yan. And then we also have face and body strawberry scrub. Ayan, nagtatanggal ng mga blemishes. Kung yung coffee scrub, nagtatanggal ng mga stretch mark. Ito naman, mga marks sa mukha, tsaka sa katawan, nakakatulong makatanggal. And then you have a toner. Kasi gabi-gabi, kinakailangan mo mag-toner. Siyempre, stress ka sa umaga, sa gabi, papasok ka sa office, magne-negosyo ka, bago ka matulog, maganda mag-toner. Pantanggal ng lahat ng impurities ng balat natin sa mukha. And then we have an oxygen bar. Bakit sa may oxygen bar? May oxygen component yung sabon. Plus, may mga ingredients from Japan, clinically proven to really give you a fairer and whiter skin. Kaya nga yung brand name niya, may mga Japanese inscriptions. Yung ingredients, imported and made in Japan, the formulation is clinically tested in Japan, may mga clinical studies. So we're so much proud of this division, yung Natural Essentials. Tama-tama for Asian skin. So these are the products ng AIM Global. Ito yung mga products na binibenta natin every day, every week, every month, every year, to the point na ang benta umaabot ng billions. Sino ba na say billions? Billions! Pag umabot ng billions ang benta, siyempre, ang commission, billions din. Tama-tama? Yeah. Sino maghahati-hati ng billions? Yung mga distributors. Okay, yun yung kagandaan yan. Instead of us selling these products, kumuha ng mga artista na alam mo naman, karamihan sa mga artista, hindi ginagamit yung product. Basta payaran mo yan ng 5 million, 10 million, kahit ano i-endorse niyan. Okay, like Sharon Cuneta. Ano pinapromote ni Sharon? Jollibee, McDo? McDo. McDo. Nakita mo na ba si Sharon kumain sa McDo? Tayo, instead na kumuha tayo ng artista, ang kinukuha namin mga ordinaryong tao. Tapos may marketing plan. Nasa marketing plan to, pag yung ordinaryong tao nagkwento-kwento, siya Sharon Cuneta sa AIM Global. Yes! Okay po ba yun? Yes! Kaya magugulat ka, bakit yung mga tao sa AIM Global, eh hindi naman mukhang artista, pero kung umasta, parang artista. Yes! Bakit? Kasi may followers sila. May organization. Ang tawag po natin yan, direct sales entrepreneurship. Sinamahan natin ang negosyo. Which is this kind of business is proven for the past 50 years. Everybody say 50 years. 50 years. For the past 50 years, na kapag ginawa mo yung negosyo, sa ayaw at gusto mo, yayaman at yayaman ka talaga. Yeah. You might be saying, Arnel, Andrea, you might be saying, Doc, but hindi namin nadidinig yung ganyang uri ng negosyo? Simply because, pinalaki ka na hindi naman negosyante. Tama-tama? At yung gantong klase ng negosyo, kadalasan hindi tinuturo sa school. Ngayon na lang. Kasi napapansin nila na yan na pala ang trend. The good thing we'll hear, guys, yung trend na paputok pa lang, tayo matagal na natin ginagawa. Yes! Ang AIM Global have created thousands and thousands of not only millionaires, but multi-millionaires. Yes! Good news, hindi lang po sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, nag-create na tayo ng milyonaryo. At ang maganda pa nito, ibang lahi pa. Ibang lahi. In Africa, we have
We have around 8,000 millionaires in Africa. Wow. Iba-ibang lahi. May Nigerian, Ghanaian, Togolese, Cameroonian, Ivorian, Ugandan, Kenyan. Isipin nyo, ibang lahi naniniwala sa negosyong galing sa Pilipinas. Tapos ikaw, nasa Pilipinas, wala kang kaalam-alam. The good news is that when you join us, we will show and teach you how to create a big organization, not only here in the Philippines, but all over the world. Yes. Okay po ba yun? Yes. Since ang experience namin as owners, magpalaki ng grupo, we have background. We have background and history na nagpapalaki talaga kami ng grupo sa iba't ibang mga bansa. Kaya good news, kapag ikaw sumali, tutulungan ka namin magkaroon ng downlines sa iba't ibang mga bansa. Handa ka na bang malaman kung paano? One of the distributors of Inc. Global na kumita ng milyon, linggo-linggo. Siya po ang magtuturo sa atin kung paano kumita ng napakalaki. Handa ka na ba? Yes! The number one distributor of Inc. Global! The number one distributor of AIM Global, not only here in the Philippines, but worldwide. Wow. Okay, worldwide. Guys, a very young guy, nakakatuwa, galing sa Bicol. He's been with us for the past 11 years. Nakita namin ito kung paano lumaki. Mula sa walang kotse, hanggang sa isang kotse, dalawang kotse, tatlong kotse, napakarami hanggang sa mansyon na bahay. Hanggang sa negosyong organization all over the world. Handa ka na bang malaman? Yes! Guys, let's give it up! 1 million! Oh! 2 million! Oh! 3 million! Oh! 1 million palakpak para ang Johnson! Oh! Yun, good morning! Good morning! Grabe, kumusta po kayo? Malang malaman, sino ang hindi pa po member? Meron bang hindi member na nandito ngayon? Seryoso, hindi pa kayo kita member? Okay, anyway, sino na ang mga member na? Actually, nung nakita ko po itong lineup, sabi ko, sigurado dito puro halos members kasi since sobrang bihira din po magtaka mga may-ari. Nakaka-inspire po mo si Doc Ed? Yes! Alam niyo po ba ang AIM Global kaya siya sobrang lumaki kasi nagsimula din siya ang nagtotok talaga before sa mga may-ari. And the moment mapapakinggan niyo ang mga may-ari, ibig sabihin kayo na po yung susunod na yayaman. Yes! Okay, tanong, sino yung susunod na yayaman? Woo! Simple lang. Madali po bang umaman? Yes! Madaling mahirap? Mahirap! Okay. Mahirap mag-aral, mahirap magbago buhay. But actually, kaya po tayo half-taon lang na wala pong nag-aral. Paano? Umaman. Hindi ka ba na geometry, trigo, history, pero wala man lang tayong subject. Pinag-aralan. Parang ganito ang laging mindset natin. Pansinin mo. Bahay. Negative po yun. Alam nyo bakit? Bakit yung hindi na lang? Bahay, mansion. O diba? Mas masarap pa. Pakinggan. Now, bottom line, kaya po tayo nahihirapan yung maman kasi hindi nga tayo sanay. Now, ang kagandahan dito guys, bigyan nyo lang po kami ng konting oras ng mga buhay nyo. Ang gusto ko lang po mangyari, number one, syempre concentrate muna kayo sa amin. And kung naguguto man kayo, mamaya na lang kayo kumain. Kung naiihi na po kayo, huwag ka na po nang umalis. Mahirapan ka rin umalis sa pesto mo. And para po sa akin, bibigyan po namin kayo ng pinakamagandang experience mismo sa buong buhay nyo. Okay po ba yun? Yes! And sisimulan ko na po. Number one, kaya tayo nahihirapan umaman. Number one is because ang psychological, pwede kang umaman or hindi. Pansinin mo ang isang empleyado, pag ang sweldo mo sa isang araw, ang ganda ng gising ng boss mo, dinagdagan ka 10,000 per month, ang tawag dyan, normal income. Ano ang tawag sa 20,000? Abnormal. Abnormal. At lahat tayo gusto natin maging? Abnormal. Basically, gusto natin lahat maging normal. Pansinin mo, tuwing Christmas bonus, pag nakakatanggap ka ng bonus na pera, di ba nakakuryente ka?